At ladies and gentlemen, welcome dito sa Just ML Boss. Of course, kami ulit ang mga kasama niyong mga kabalitaktakan. Ako po si Toko at syempre kasama natin si Miss Lana. Pero syempre bago ang lahat, pasalamatan muna natin ang ating mga sponsors. Dito Telecommunity, the newest and fastest dito connection in the Philippines. And with our partners, Lupon WXC and the Armorian Tokwa. Ano-ano kaya yung mga pag-uusapan natin ngayon? And syempre sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. At maraming Carl Cheesy says, wala daw siyang beef against Demon Kite. And sabi naman dito, MVP deserve, Caster Floyd, Oh My Venus, Ahmed, MVP race. Ayan, Kyrie, malungkod sa pagkakademote ni Dilar sa MDL ID. Pero ito pa, Burnex Flash with MPL KH Autumn Speed 2022 and finally secures M4 World Championship ticket. Uy, syempre, marami pa tayong pag-uusapan. Isa na dyan eh, Blacklist picks Bren and RSG chooses Onyx in respective MPL brackets. Uy, ano naman nilalaman ng talk? Men, yung bracketing natin, of course, dun sa playoffs. Kasi nabalitaan natin magka-playoffs sa tuloy. Syempre, nagkapilian na nga no, ng ating mga teams. Siyempre naman eh, pag kami pilihan eh, may drama ulit. Parang ganoon. Yeah, drama ulit yan, drama men. Ulit yan. Pero di naman yung mga naging opinion nila dito. And base sa pinagpipilian nila, ano yung mga pinagbabasa nila? Kung ano yung parang kumbaga ng criteria kung bakit ito yung mga pinili nila. Well, actually, ang criteria dito is feeling ko sa ano nila, sa kung ako player ng Blacklist or player ng RSG. Feeling ko kailangan na nilang i-eliminate agad yung magiging threat sa position nila. Ah, yeah. Actually, totoo yan. Diba? In players POV. So, usually, ganun naman yung ginagawa natin. Kung pwedeng tangkalin na natin agad doon. Kaya sa huli mo pa makalaban eh. Tama. Pero surprisingly, walang pumik sa, ano, sa Omega. Ay, baka... Diba? Parang, ba't ayaw nila tanggalin agad, diba? Well, marami kasi the comeback kings kung tawagin natin dito. Pero, we will expect kung anong pwede mangyari mas mag-start na yung ating playoff ng MPL. Abangan natin yan, guys, ha? And the Demon Kite, hindi si Carl Easy yung pinaka-best na jungler. Uy! Or Demon Kite, yun ang sinabi niya, pre. Mainit! Mainit na mainit. And kasi, parang nangyari dito, tol. Hindi ko rin alam saan bakit niya sinabi. Pero baka opinionated. Opinionated. Baka opinion sa kanya. So, tingin mo ba, si Carl Easy pinaka-best jungler? Sinagot lang naman Demon Kite. Para sa kanya, hindi si Demon Kite ang best jungler. Parang ano, kasi yung dalawa ngayon, kasi di ba si Carl Tizzy, kilala na eh, di ba? Prodigy si Carl Tizzy, and si Demon Kite, rising, ano, actually hindi nga rising kasi nakapagpa-champion na si si Demon Kite, di ba? So talagang talagang debate sa ngayon, no? Pinag-aawayan nila ngayon ngayon, Tokwa, is hindi daw sila nagka-fistan, so hindi nila may beef. Ano sabi ni Carl Tizzy? Ano? Na wala naman daw silang beef, hindi lang daw napansin ni Carl TC na may misbump na nangyayari. Actually, may mga ganong pangyayari, even ni Tokwa, na nag-misunderstanding lang yung nangyayari. Pero somehow, people takes that na parang, ayoko na itong taong to. Just because hindi ko lang napansin yung isang bagay. Ayaw, kasi minsan may mga, siyempre, sa daming ilaw sa stage, di ba? Yeah! So, hindi mo na mapapansin yan, guys. Kumbaga, mga no, tanguan. Tapos, siyempre, yung kaba mo pa? Oo, wala na, hindi ko naisipin yung fist bump, kaya... Well, actually, natatawa ko sa fist bump lang, di ba? Oo, sa fist bump lang na meron tayong nasasabi. Pero yun nga, guys, misunderstanding lang yung nangyari based on Carl Tizzy. Wala naman siyang galit or sama ng loob against Demon Kite. And for Demon Kite, I think that's his opinion na hindi si Carl Tizzy. And I think it's okay na may mga masabi sa inyo yung mga tao. Nasa sa'yo yan. Tokwa kung paano mo natanggapin. Pero for me, it's... Okay, pero kung papanindigan nila yung drama, eh, di ba, playoffs na. So, kailangan nilang ma-prove kung sino ba talaga yung best jungler ko, no? Okay, sa ating susunod na topic, Minana Esports introduces Chooks TV as their newest investor. Uy, kasi, di ba, umalis sa Onyx. Ngayon, siya naman papasok for Minana Esports. Knowing Minana Esports is... Bago pa lang eh. Bago pa lang. Kailan ito na-establish, pre? So, ano sa tingin mo, ano naging opinion ni Jones? Kasi, he can go for the Onyx page. Since Onyx page, meron ng, pre, parang meron na silang brand. You know, Onyx matagal na sa MPL, rather. Pero for Minana Esports na bago lang,
Ano nga sa tingin mo, opinion mo, Ron? Well, feeling ko nag-explore si Chooks na mga yeah. pwede niya, di ba? Kasi, syempre, marami na rin underrated teams na talagang kumukuha yung mga MPL teams ng players. So, si Chooks siguro gusto niya dito, okay, try ko nga dito sa Binana Esports. Malay mo, yung mga players niya yun, sooner or later, nasa MPL na rin, di ba? Well, I think for Chooks talaga gusto niya talungan yung mga amateur. Plus, for yung ginawa niya ngayon is nag-create talaga ng exposure for Binana Esports na very, ano tayo, kumbaga makikiris din ako. Bakit iniwan ni Chooks dito, ano, yung Onyx page, talagang gusto niya for Binana Esports. And yeah, tama, gusto ko sinabi mo na nag-explore lang din si Chooks dito. So, I think, tama natin abangan kung ano yung mga pinaplano nila dyan. At saka naging ano yan, naging maingay yan eh. Yung Binana Esports, no? At saka yung pag-alis ni Chooks sa Onyx, naging maingay yan eh. Sobrang dami speculations na lumabas sa ating sa media and other platforms, pero kasi hindi naman natin alam yung buong storya, di ba? Pero for me, let's see guys kung ano yung mangyari in this following pala nyo. If possible, hindi natin sure na makapasok din for MPL yung Binana Esports, or baka talagang gusto usubin lang dito na jokes yung amateur scene na meron tayo, like Just ML, isa yan sa mga nag-cater ng mga tournaments for amateur teams. And syempre, next naman dito is MVP to serve Caster's Lord, oh my Venus Ahmed, MVP race. So for the casters ng MPL, I think si oh my Venus for Blacklist ang pinaka MVP nila sa buong MPL. Actually, nakikita ko yung Twitter thread ng mga casters. Ako din. Ano, talaga pinag-uusapan. Ito, tulad dito sa ating screen, talagang nagbibigay na sila ng hint kung sino yung pinavote nila as MVP. Kasi meron din tayong forecasters eh. Oh, may forecaster. English at Tagalog. Yeah, diba? Dito naman may MVP naman tayo. Well, some of them, sabi nila, si Omar Venus. Ikaw ba? Ano ka pinamalit? Ako, feeling ko siya eh. Bakit si Omar Venus? Okay. Ako muna. Ah, sige. Ako naman kasi for Omar Venus, lagi siyang on-trend na every yes. season ng MPL, kahit hindi naman talaga din sa threat yung mga hero niya, like for example Estes, alam naman natin na usually madali lang i-counter yan, right? Champion lang. Pero ito mga makaraang season na to, Dongwa, never nawala at never hindi binaban out lahat ng mga champion pool ni Oh My Venus lang. Mas threatened pa sila sa support kaysa kay Wise na core. Kasi proven and tested na kasi si Queen. Di ba? Ilang championship na inauwi niya sa Blacklist. So, sobrang... And kung napanood mo yung ibang sa mga TikTok and YouTube na videos, eh, talagang pag naka-open mic si Oh My Venus, talagang critical yung intensity ng comms niya. Grabe yung comms, very on point, and hindi nagkukulang sa mga sasabihin. Eh, balita ko siya yung captain, tama, no? Oh, siya yung captain. So, yes. Yun nga, sabi dito, MVP deserve, and kahit ako, I'll vote for Oh My Venus since ako talaga nasaksihan ko lahat, even sa ibang teams from Onyx before, talagang pinag-uusapan na siya dito. And nakakatuwa lang na sobrang tinataas niya yung mga support na no, hindi lang porket core MVP, or hindi lang porket ng Venus yung scoreboard or post game analysis na MVP yung core, kaya din mag-stand out kahit sa core. Casting yung mga post for yeah, oo. Kasi parang napapansin lang lagi yung core. Yung maraming kills. Pero ako, pabor ako dito. Everything deserve talaga for all my Venus. Ayan, actually, dalawa ang pinagpipilian ng ating mga taong bayan. No? Echo and Blacklist. Pero hindi nila pinangalanan kung sino yung sa Echo. So, pati naman dito for Blacklist. Hindi naman din pinangalanan. Ano lang to? Guess lang. Wild guess. Kumbaga, mga kibigan. Si Kylie, malungkot sa pagkaka-demote ni Dilar sa MDL IP. Sayang ang talent nyo. And ilang series natin pinalaro si Dilar using Uranus dahil daw sa communication issues and language barrier. Kaya nainagay sa MDL si Dilar. Well, sabi naman nila, kasi Tokwa, since nakuha siya sa MDL, alam mo naman, more on Indo sila dito. Ay, nagkakaroon ng mga konting communication issues. Like for example, gano'n lang ako yung English. Eh, para sa akin naman, I think if for Indo, mag-import sila ng mga sa ibang mga countries, ng mga players, I think dapat English ready sila dito para maiwasan natin yung mga communication barriers at hindi sila nakakaintindi ng fluent na English. Eh, sa Pilipinas naman, alam naman natin yung guys na sa English na lingwahe, hindi naman tayo lagi natatalo dyan. Lagi nga tayong conscious eh.
Siyempre, dagdag ko lang dito, no? Isa sa mga pinakamainit na balita natin na pagkakatransfer ni Dilar sa papunta sa EVO's Legends roster sa MPL Indonesia Season 3. Napunta siya doon ngayon. Yot, well, kayo yung may naging problema ngayon ni Dilar na parang nagkakaroon siya ng communication issue. Siyempre siya lang yata yung nag-isang Pinoy doon. Tapos, Indo, yung mga kasama niya. And yun lang naman ang suggestion namin, guys. I hope for MDL EVOS, tama, na maging, ano sila, open for, matuto sila mag-English since, yun nga, naging open naman silang kumuha ng players from Philippines. So, dapat communication ready, English ready rin. Yes, of course. And, dagdag ko lang dito, no, nakapaglaro lang siya sa sumatotal na tatlong games, no, sa dalawang serye laban sa Geek Fam, Indonesia and Onyx Esports. Matapos matalo sa unang game kontra Onyx, pinalitan siya ni Sebastian, Pendragon, Arthur, at di na nakalaro ulit. So, kaya nga nalungkot si Kyrie sa balita na natin na sa... Oh, sayang Dilar daw yung talent. Well, yung talent. We know naman, Dilar, na ang galing niya talaga rito sa mga explain niya daw na... Ay, kasi nasaksiyan natin yun eh. Sam, Onyx yan dati. Sobrang lupit talaga niyan mag... kumuha ng... space. Ang sad nga, diba, Tol? Dahil lang nagkakaroon sila ng... Di lang nakakapag-comps ng maayos. Eh, yun lang. Masaya nga talaga yung talent. Pero hopefully, let's see if ano yung mga next move nila dito. And syempre, andito lang kami, guys, sa JOSML Buzz para bigyan kayo ng mga update kung ano nangyayari sa MPL World Cup. Syempre, ang ating team Burn X Flash wins MPL Cambodia Autumn Split 2022 and secures their M4 World Championship ticket. So, alam na natin yung isa. Oo. Isang slot kung kanina mapupunta and kung andin yung team. So, at least may balita na tayo yung mga possible na pwede makatapat ng Pilipinas. Pero for Philippines, dalawa po yung slot na makukuha natin for M4. Ayan. Eh, syempre, parang around the MPL world, di ba? Parang nakakapag-adapt na yung iba't ibang bansa sa laruan ng Pilipinas. Actually, kasi parang gusto nga nila ka-scream dito. Oo. Di ba? For Burn X Flash, Zico and Hesa kasama ang Burn X Flash champion sa MPL Cambodia. Filipino ano yun? Oo, Filipino. Galing NXP. Ah, okay. Si Zico, tapos si Hesa. Pre, nasama sa Burn X Flash. So, makakapayot. Possible nila talaga. I mean, makakatapang talaga nila dito yung Pilipinas. So, baka makikitang trapahan sa ibang bansa. And sabi Zico, balik M4 at yung M1 pa yung huling sabak. Okay. Nakita ko sa post niya, no, ng maraming Filipino talents about kay Zico, no, na talagang pinupuri si Zico kasi nakapagpa-champion na daw. Yun nga eh. Nakapagpa-champion na daw si Coach. M1 pa daw siya galing. Tapos babalik for M4. I think that's a very long shot. Pero what's interesting about Hesa is galing siya from Cambodia. Grabe talaga ang Pilipinas. Ang dami kasi Filipino players na magagaling na kulang yung teams natin for MPLPH at talagang nai-scout sila ng mga international teams. So, I think hindi nasasayang yung talent ng Pinoy pre. Hindi, feeling ko malaki rin impact yung sunod-sunod yung pagka-champion ng Pilipinas sa M2M3. Ilang beses yan. Back-to-back lagi. Diba? Lahat ng international. Ibang team naman. Pero, basta Pilipinas. Basta Pilipinas. So, kaya siguro nagka-interest na rin. Well, magkaka-interest talaga yung kasi hindi nila malaman bakit. Ano bang meron? Ano meron sa laruan, meta ng Pilipinas at laging nananalo sa mga international events? Pero alam niyo naman kasi guys, for MLBB, top 1 na mobile game sa Pilipinas. So, di na rin ako magtataka sa sobrang dami ng mga players na meron tayo ng MLBB dito sa Pinas. So, I think isa sa pinaka-factor yan na hype talaga yung game. Ito, yan. Up until now. And I hope after 5 years, talagang mas dumami pa. Oo, actually, basa ko sa isang article. Oh, parang mas titriple daw yung gamers sa Pilipinas pagdating ng next 5 years. Siyempre yung mga bata, pre. Tatanda din yan. Isipin mo, pati nga matanda ngayon, nag-ML. Oo, Tol. Walang age limit. Ako, ang dami ko nakita mga tournaments actually, guys, na mga tito. Oo. Lalaro, pre. Hindi, nanood yung Tol. Mas maganda pa yung mga account nila sa akin. May mga epic skin pa eh, no? Yeah. Ayan. Kaya dami rin talagang nakukumaling sa MLBB. And syempre, wag na natin kakalimutan na tuwing Mondays and Fridays po, 6 p.m. Every
Monday to Friday, yeah. Ayan, ang ating Just ML Female Cup Season 3. Ayan, abang-abangan natin. Dahil ngayong Monday, eh, magkakaroon tayo ng group stages na. Wow. Simula na. Wow, simula na ng bakbakan dito. And continues hanggang Friday yan, every Monday to Friday. Again, 6 PM guys. Huwag kayong mawawala, kailangan pag-start pa lang, kahit ano pa lang, eh, no? Commercial pa lang, eh, nakaabang na kayo agad. Ayan, siyempre kaya ano pang hinihintay nyo mga kaibigan. Sa mga hindi pa naka-like and follow sa page ng JustML, eh mag-like and follow na kayo at on nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga upcoming tournaments and contents ni JustML. And syempre guys, huwag nyo kakalimutan na i-follow kami sa aming YouTube account. Plus likes and share na rin sa aming Facebook. Plus, abangin na rin ang aming TikTok account at JustML Official para sa mga updates and mga quick reel namin dyan. And that's it guys for our JustML Buzz. Muli, kami ang nakalit sa inyo ng mga gandang balita tungkol sa MPL World. Again, it's Lana together with Toph.